Hello mga ka-GA, may papakita po ako sa inyong makina. Ito po ay Land Cruiser 2000 model. 6 cylinder siya, 8 liters. And matagas po yung makina niya. Kasi sa sobrang lumo na rin ng mga silikon, tumigas na rin, kailangan repairin na rin po. Papalitan natin ng mga silikon. At dyan ang mga oil seal sa harap at likod. Ito nga, katulad nga po nito, ang hawak ko po ngayong oil seal sa likod na napapalitan ko ngayon. Eh, ito po yung makina na ginagawa ko ngayon mga. Yan po siya. Ayan po yung makina ng Land Cruiser Toyota. Model 8 liters ang laki niya, at saka marami po kasi siyang tagas mga ka-GE, yung cover niya sa harap at saka yung mga oil seal niya, yung cover ng oil pump niya at saka yung oil seal sa likod mga ka-GE. Palitan rin kami ng ano niya, ng cylinder cover gasket niya. Ayun nga, nagawa ko nang lahat. Yan mga ka-GE. Yan, ito na po yung front niya. Nakikabit ko na po yan. Sa ngayon, ipapakita nga po sa inyo yung pagkabit ko ng oil seal. At the same processing lang po uli yung pagkakabit natin ng oil seal na to. Ito mga ka-GE. Bakit ko ginagawa ito? Bakit ko pinuputulan ito? Kasi ito po yung diskarte ko para hindi po ako matagasan ng langis o kaya bakjaban. At yung oil seal na bago, mas lalong sisikipan niya po yung pagkakapitan niya sa loob para hindi po mabilis masira yung oil seal or itong spring. Kasi nami-maintain niya po hawakan tong yung pinapasukan niya sa crankshaft sa likod. Ito po mga ka-GE. Ito po. Oh, yan. Pinaka ano sa likod ng crankshaft. Pinaghahawakan na dyan sa loob. Para ma-maintain niya po yung langis sa loob na hindi niya ipalabas sa palabas na tumagas siya. Kaya babawasan ko po ito mga ka-GE. Ito, makita ko sa inyo pagbawas ito. Mga bawasan nyo lang po ng mga apat na ikot. Ito, apat na ikot. Oh. Yan po, nabawasan ko na po. Ngayon, babalik natin yan mga ka-G. Madali lang naman ikabit. Yan lang naman. Ayan na, mga G. Nakabit ko na. Kanya mo ba? Parehas ng proseso yung pinakita ko sa inyo. Panoorin niyo po yung video ko, previous video ko po ng nakaraan na paano nga po yung oil seal tumagal ng ilang taon dahil sa ito nga bibihira lang mekaniko nakakaalam ito mga ka-GE. Kasi yung ibang mekaniko siyempre alam nilang bago, sinasapak na nila, pero mayroong kasing factory defect din minsan ang kumpanya. Kaya naninigurado lang po tayo. Kumbaga, pan-safety lang din po sa trabaho para hindi na po tayo mabakjaban. Kasi mahirap po may bakjab. Kasi may trabaho kang isa,
eh dumating tong ginawa mo na nakaraan na may back job, hindi mo na maasikaso yung isa. Diba? Kaya complicated na po yung trabaho mo kung ano, doble-doble na po. Kaya ingat-ingat lang po tayo sa trabaho. Tingnan po natin lagi yung kinakabit natin pyesa, mga ka-GE, sa mga mekaniko dyan. Lagi po natin i-check lagi yung binibina natin pyesa bago natin ikakabit. At bago matapos man yung ginagawa ninyo, i-check po natin, i-double check po natin lagi, mga ka-GE. Ayan nga, mga ka-GE. Balikan ko kayo pagka ikakabit ko na to. Ayan nga, mga ka-GE, magbabalik po tayo. Kakabitan natin tong oil seal. Ngayon. Ayan nga po, hanap muna tayo ng sizes nito. Yung filler gauge na 25 para guide po papasok yung spring doon sa loob. Kasi hindi po natin basta-basta may ipapasok yan kung wala po tayong filler gauge. Kasi mayuyupi po yung spring po ng oil seal sa loob nito, mga ka-GE. Yan, kaya advice lang po sa mga baguhang mekaniko, check po natin lagi ang trabaho natin bago natin ikakabit. Ito na po yung size na 25 ang guide niya rito sa oil seal sa ano, sa crankshaft na to. O, ngayon mga ka-GE, kabitan natin. Nakita nyo? Yan po. Naga-guide na lang po niya yan, yung filler gauge para pumasok. Kita niyo yan? Yan. Diba? Kita niyo? May dumi pa. Pasok. Pasok na siya, mga ka-GE. Yan. Ano lang siya ka, ano mga ka-GE, pinag-guide mo lang, pinag-guide nyo lang po itong filler gauge na size 25. Hindi naman siya sobrang lambot, hindi naman siya sobrang tigas. Nakakatamtaman lang siya para may pasok lang natin yung oil seal. Yan. Pupukpukin na lang natin ang martilyo, mga ka-GE. Dahan-dahan lang po natin may pasok yan, mga ka-GE. Kaya gumagamit ako, mga G, ng extension kasi isa rin po ito sa pinaka-guide ko na para pumantay lang po dito sa cover niya sa harap, mga ka-G. Yan, okay na po yan, ganyan. Yan na po, mga ka-G. Kabitan natin yung oil seal.
Ngayon nga po mga kaji, itong makina na po ito po yun, ito pong sizes niya, ito po yung ng engine type niya po na 1FC po siya. 1FC. Ito po yung sasakyan po mga kaji. ...4500 EFI. Yung ibig sabihin ng EFI mga ka-GE is engine fuel injection. Yan po siya. 2000 model po siya. Yan po si Salak. Nilinisal niya po yung transmission kasi itagasin po yung oil seal niyan mga ka-GE, yung transmission niya mga ka-GE. Yan po si Sala. Oh. Hoy Sala. Salam Ramadan Karim. Ay nga mga ka-GE, happy Ramadan po. Malapit na po matapos ang Ramadan. Pagkakalam ko po mga ilang araw na lang po, 13 days or 14 days, ganyan po. Yan po mga ka-GE, nakita nyo na po yung ginagawa ko na makina. Ito nga po, sobrang busy ko rin po. At least, nakita nyo na po yung pagkabit ko po ng oil seal nung makina na to sa likod. Panoorin nyo na rin po yung previous video ko po dati, para makita nyo po yun kung paano ko po ginagawa, paano ko pinuputulan, para po may idea na po kayo para paano tumagal yung oil seal nyo ng ilang taon. Yun nga mga ka-GE, pasensya na kayo kung ngayon na naman ako nakapag video ulit ng trabaho kasi sobrang busy po ako mga GE, kasi marami akong ginagawa mga GE. May makina naman po ako. Ito po, may differential po akong ginagawa. Ito po, overhaul difference po siya. Ford Grand Marquis po ito. Yan po. Yan po yung differential niya sa baba. Tapos itong Chevrolet po. Ito po Chevrolet na ginagawa ko. Binaba ko po yung transmission kasi nagpalit din ako ng cover sa likod na bago. Pati oil seal na yan. Kasi itong mga sasakyan na to, matagas mga ka-GE. Tingnan nyo po yung pangilalim ng Chevrolet na to mga ka-GE. Kasi grabe. Grabe kadumi to mga ka-GE. Ayan. Nalinisa na po yung oil pan na yan. Dito na yun po yung bago niyang gasket. Napapakita ko rin sa inyo mga ka-GE kung paano ko ikakabit yung mga yan. Yung oil pan. Kasi hindi lang po simpleng trabaho po itong umakaji, itong sasakyan na to ng Chevrolet. Napakahirap po siya, masikip po siya kasi 8 cylinder po siya mga ka-GE. Ayun po, 5.3 liters po siya. Ito po yung transmission niya, tingnan niyo po yung gitata. Ito po yung sasakyan, Chevrolet. 12 days yet po yan mga ka-GE. Yan nga po mga ka-GE, dito na po nagtatapos yung video ko. Maraming salamat po sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko. Shout out rin po sa inyo dyan. At lagi po kayo mag-iingat sa ngayon na epidemya po ngayon, na lagi niyo pong ingatan sarili niyo. Yan po mga ka-GE, ako'y papaalam na sa inyo. Maraming salamat po ulit sa inyo. Like and share, subscribe na rin po kayo para siyempre sa next video ko po ay updated po kayo lagi. Yan po. So ulitin ko po, maraming salamat po.